Live na po tayo. San ba sila? Saan ba dito? Ay! Hala, saan ba yun natin? Alright. Live video is starting pala. Yeah. At ayaw mag-start. Wait lang, kasaksak natin muna. Wala. Unused application. Ayun. Yan na pala. Nandiyan na pala eh. Dismiss. Ah, nandiyan na ipasa ni Ate Nat. Alright. Bakit live video starting pa lang dito sa akin? Bakit ganyan daw doon? Alright. So, tuloy tayo. Bakit ganyan? Welcome. Okay. Walang live chat. Walang live chat atin at. May nakikita ka ba na live chat? Hello. Walang live chat dito. Mukhang hindi ito. All right, narinig niyo ako. Hello. Bakit walang live chat? Ah, mayroon daw, sabi ni Ate Nat natin. Okay, mamaya siguro, nagano pa eh. Umiikot-ikot pa siya. Live video is starting. Alright, go ahead. Make my day. Alright. Alright. Kailangan po natin laging pag-uusapan nito dahil sa matindi po ang ating mga kinagisnan. Narinig mo ako, Ate Nat, hindi kita makita rito eh. Wala akong nakitang live, ano dito, live chat. Medyo ano itong aking video, hindi ko alam. Hindi ko na pwede tigil ito kasi kung nandiyan naman, nakikinig naman kayo, narinig nyo naman ako, okay lang siguro. Wala nga lang live chat dito. Pero kung okay lang, sagutin mo na lang ako sa PM. Kung okay lang, simula tayo. Alright? Alright, so tuloy tayo. Mamaya siguro lalabas yun.
isa sa hindi alam ng marami na ang Diyos at ang paniniwala ng tao ay pareho lang. Yun hindi alam ng marami. Tingnan natin para makuha natin, ha. Punta tayo sa Mark, o aklat ng Marcos 9:23, para masusugan natin kung tama tayo. Marcos 9:23. Ang salita na ito, hindi lamang patungkol dito sa istorya na ito sa ama ng batang ito, kundi ito ay pagbinanggit ni Jesus, ang kanyang binanggit ay nagiging batas o prinsipyo, principle sa langit at sa lupa. Pag sinabi ni Jesus at naisulat dito, sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, hindi pwede na hindi ito ang susundin ng lahat ng espiritu at maging ng tao. Alam man o hindi ng tao, nasusunod niya ito. Mark 9:23, ganito pagkasabi ni Jesus. Sa Marcos 9:23, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Sa Tagalog, hindi nila ginawa ng ayon sa pagkasabi ni Jesus talaga. Ganito pagkasabi sa Tagalog. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Hindi po pananampalataya ang sinabi. Sa King James Version, ganito ang pagkasabi. Sabi ni Jesus, kung kaya mong maniwala, ang lahat ng bagay ay posible sa sino mang naniniwala. Dahil ang kausap po niya dito, wala namang pananampalataya. Ito yung tatay ng may sakit na bata o inaalihan ng diablo na bata. So ito'y prinsipyo. Hindi pwede nating banggitin ang pananampalataya o ang paniniwala ay pananampalataya. Iba po ang pananampalataya. Iba po ang paniniwala. Ngunit, ginamit ang salitang paniniwala dahil ito po ay pwede sa hindi Kristiyano at sa Kristiyano. Ulitin ko po. Kung ikaw ay maniniwala, ang lahat ng bagay ay posible sa sino mang naniniwala. Alright? Tingnan mo sa salita, naniniwala at lahat ng bagay posible. Lahat ng bagay posible sa sino mang naniniwala. Okay? So punta tayo sa chapter 10 ng Marcos. Mahaba sana ito eh. Pero mula chapter 10, mula verse 17 sana eh. Pero puntahan na lang natin ang katapat ng sinabi niya sa chapter 9, verse 23. Okay? Sa chapter 10 naman tayo ng Marcos. Sabi ni Jesus sa verse 27, and Jesus, looking upon them, said, with men, it is impossible, but not with God,
For with God, all things are possible. Sa Tagalog pa, sa tao, itong sinasabi niya sa mayaman ay imposible. Ngunit hindi sa Diyos. Dahil sa Diyos, ang lahat ay posible. Napunan niyo ba na meron dito sa tao, with men? Sa Tagalog, Mark 10:27, pagtingin ni Jesus sa kanila ay nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Ha? Ang tinutukoy dito ni Jesus, kung mapansin ninyo, mula sa verse 17, na sabi niya, napakahirap ng isang tao makapasok sa paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos kung ang taong ito nakabatay sa kanyang yaman. Sabi sa verse 25, magaan pa sa isang kamelyo, nakita na ngayon ng kamel, ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi pinatutungkulan ni Jesus dito ang yaman dahil kailangan ng tao ng yaman. Pero kung ang akala ng taong ito na sa pamamagitan ng kanyang yaman ay mapaghaharian niya ang buhay na ito katulad ng Diyos, sabi niya, mabuti pa ang kamelyo, makalusot sa karayom. Pero kung ang isang tao ay nakabatay sa kanyang yaman na akala niya kaya niyang bilhin ang kapangyarihan ng Diyos, imposible. Ito yung sinasabi niya sa verse 27. Ito ang mga tao na imposible sa kanila ito. Pero ang sabi naman kanya sa 9:23 ng Marcos, katulad din ang sinabi dito sa 10:27 ng Marcos, na for God all things are possible. Sa Diyos, lahat ay posible. Sa Marcos 9:23, sinabi rin, lahat ay posible sa sino mang naniniwala. So kung iyong pagtitimbangin sa Diyos, posible ang lahat. Sa naniniwala na tao, posible din ang lahat. Now, balikan natin ang 9:23 dahil ito ay prinsipyo o batas. Kailangan natin mabago ang ating paniniwala kung gusto natin maging posible ang lahat. Dahil kapag hindi tayo naniniwala, posible din po ang lahat ng hindi sa Diyos. Sa 9:23 uli, Marcos, Jesus said unto him, if thou can believe, all things are possible to him that believe. Kung makapaniwala ka, ang lahat ng bagay posible sa sino mang naniniwala. So, batas po ito. Dahil tinutukoy ni Jesus dito, ang parang imposible na mga bagay na hindi nagawa mismo ng mga disipulo niya. Ang mga disipulo ni Jesus ay sumunod sa kanya ng 3 taon mahigit. Ngunit hindi nila nagawa
ang bagay na ginawa ni Jesus. Kaya sinabi ni Jesus bilang prinsipyo, prinsipolo, batas, kapag naniniwala ka, lahat ng mabubuting bagay ay posibleng mapapasayo. Ito ang ating principal scripture. If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Father Almighty, salamat po at ipaaarok mo sa amin ang kalaliman ng iyong sinabi at sigurado na kaya ipaaarok mo sa amin, kaya namin. Kaya ang dalangin ko, Ama, na maging malinaw sa bawat isa at ang bawat isa ay buksan ang kanilang pangunawa upang matanggap namin ito. Salamat, Abba, Daddy, at naganap na sa pangalan ng aming katuwiran, si Yesu Kristo ng Nazareth. Amen. Angels of God, again, we dispatch you in Jesus' mighty name. Now, mga Kristiyano makinig, maging hindi Kristiyano, meron tayong titingnan na marahil hindi pa narinig ng marami. Ngunit kung makikinig kayo dito sa live na ito, at ang pakikinggan natin ay katulad din na pakikinggan natin sa ating mga simbahan o sa ating mga reliyon at sekta, ay sayang lang po ang inyong oras dito. Dahil kung naririnig nyo na ito sa inyong simbahan o sa inyong sekta, eh bakit pa kayo makikinig dito? Pero kung nagkataon na nandito ka at nakikinig ka, pakinggan mo. Dahil iba ito. Sinisiguro ko si iba ito. Lucas 13. Sa aklat ng Lucas, si Jesus uli ang nagsasalita. Chapter 13. Simulan natin sa verse 1. Basahin ko po sa King James Version at tingnan natin kung okay sa Tagalog. Verse 1 hanggang verse 5. There were present at that season some that told him of the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifice. Itong mga limang Galileans na ito, taga Galatia, pinugutan ito ng ulo ni Pilato. Dahil wala siyang reliyon eh. At ang dugo nila mula sa liig nilang naputol ay hinalo doon sa kanilang mga alay. Ulitin ko po. Itong limang Galileans na ito, pinugutan ng ulo. At ang dugo nila hinalo doon sa kanilang inaalay sa kanilang Diyos. Ngang panahon ding ngang yaon, ay naroon ang ilan na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito ay inihalo ni Pilato sa mga hain nila. Matindi ito. Tingnan mo. Verse 2, and Jesus answering said unto them, suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans because they suffered such things? Nagtanong si Jesus. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, dahil nagsumbong itong mga tao, nagkwento. Inaakala ba ninyo na mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo? Dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? Iniisip nyo ba na yung limang Galileans na yun ay higit ang kasalanan kaysa sa inyo? Ganyan lagi ang mindset ng karamihan sa atin. Ah, kaya naman ganyan, makasalanan kayo.
Ah, kaya naman pala eh. Hindi ka namumuhay ng matino eh. Ah, kaya pala kinakapos ka, hindi ka nagbibigay sa Panginoon. Ibig sabihin, mas mabuti kami sa iyo. Alright. So, verse 3 tayo. Sabi niya, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Tagalog. Palitan natin pag hindi tama, ha? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Maliban kayo'y mangagsisi. Palitan natin, hindi po mangagsisi. Ang sinasabing repent ay magbago ng paniniwala o kaisipan. Hindi po magsisi. Maliban kayo ay magbago ng kaisipan, actually, ang sinasabing repent ay dalawang salita. Bale, re at saka pent. Ang pent, ito yung ginagamit sa mga may kung sino sa inyo ang may mga condominium. Doon sa itaas ng condominium ninyo, mayroon doon penthouse. Penthouse, pinakatutok na kwarto o gusali o bahay. Ang ibig sabihin ng pent, mataas o pinakamataas na bahay. Tawag nila penthouse. So, ang pent, itaas. Ang re, ibalik. So, ibalik sa itaas ang pag-iisi. Hindi po magsisi. Ba po yung nagsisisi? Ba yung repent? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Tapos malibang kayo'y magbago na inyong pag-iisip, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Balikan mo paano sila namatay? Pinugutan sila ng ulo. Sabi niya sa verse 2, akala niyo ba mas makasalanan sila kaysa inyo? Sabi niya, hindi. Maliban na magbago kayo ng inyong paniniwala, ng inyong kaisipan, mamamatay din kayo katulad nila. Tingnan natin ang sunod, verse 4. O those 18 upon whom the tower in Siloam fell and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem? Mayroon namang natumbahan, nabagsakan ng tower or ng mataas na gusali. Verse 4. At yaong 18, 18 ito guys, na nalagpakan ng muog sa Siloe at nangamatay, ay inaakala ba ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng taong nanganganahan sa Jerusalem? Akala nyo dahil nabagsakan sila o nasagasaan sila o nalunod sila, nagutom sila, nangamatay sila sa cancer, nangamatay sila sa COVID, akala ko mas makasalanan sila. No! Sabi niya. Sabi sa verse 5. Sinasabi ko sa inyo, hindi! Datapwat maliban kayo mga gsisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayunding paraan. Sa King James Version, verse 5, I tell you now, but except ye repent, andyan na naman, hindi po mga gsisi, repent, ibalik ang inyong kaisipan sa kaisipan ninyo nung bago pa kayo ibaba sa mundong ito, kaisipan ng tagaitaas, lahat kayo'y mga mamatay katulad nila.
So akala mo ba kung marami kang pera ngayon, kakayanin mo si COVID? Makakapasok ka kaya sa paghahari ng Diyos at mapaghariyan mo ang kalamidad? No! Sabi niya, kailangan mo mag-repent. Ibalik ang kaisipan sa original mong kaisipan. Bago ka pa makita sa mundo, mayroon kang kaisipan. Wala pang sanglibutan, naroon ka na. Hindi lang alam na maraming Kristiyano na bago ka pa ibaba sa mundong ito, ikaw ay Diyos. Dapat maibalik ang kaisipan mo sa original mong katawan. Now, para maunawaan natin kung ano ito, pwede mong isulat. Hindi na natin pupuntahan. Sa Genesis, o Genesis chapter 1 verse 26 to 27, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao na ating larawan o nakikita at katulad natin, lalaki at babae sila. Ang Diyos, nilalang niyang langit at ang lupa. Lalang ng Diyos, gawa ng Diyos. Pinuno niya ng lahat. At sabi niya, hayaan natin pagharian, pamamahalaan ng tao lamang ang ating gawa. Matalino ba ang Diyos kung ganyan siya? Ikaw ang naglalang. Magagandang bagay. At nilagay mo sa loob ng tahanan mo. Nandiyan lahat ng pagkain. Nandiyan lahat ng gamit. At sabihin mo sa aso, aalis ako. Ikaw ang mamamahala sa bahay, ha? Tama ka, hindi. Sino ang dapat mamahala sa pamamahay mo? Ang iyong mahal na alaga o ikaw? Kaya ang Diyos, praktikal na isipin na sabi niya, bumaba tayo sa lupa para tayo makita. Igawa natin ng katawan ng ating sarili upang makita tayo at ating sarili na nakikita katulad natin. At ang ating nakikitang sarili, tawagan nating tao. At siya ang may kapangyarihan sa lupa. Kung hindi mo paniwalaan, ilista mo uli. Epeso 1:3-4, bago palalangin ng sanglibutan, naroon ka na sa kanya. Ibinaba kanya sa mundong ito sa pamamagitan ng katawan. Ngunit ikaw ay siya. Pagdating mo sa lupa, sobra mong mahal ang sarili mo na hinubog ng sanglibutan. Pero ang sarili mo yan, papatayin kanya. Yan ang paniniwala niyan, hindi paniniwala ng Diyos. Kaya sabi niya, repent! Bumalik ka sa paniniwala mo bago pa lalangin ang sanglibutan. Ang sinasabing pen, itaas, ibig sabihin, noong wala pang sanglibutan. Paano mo ibalik? Dumating si Jesus na sarili mo at binigyan kanya ng kaisipan niya. Ilista mo uli
1 Corinto 2:16. 1 Corinto 2:16 ikaw at ako may kaisipan ni Kristo. Ang kaisipan na ito na si Kristo ay kapuspusan ng Diyos. Ilista mo uli. Kolosa 2:9-10. Si Kristo na kaisipan mo ay kapuspusan mismo ng Diyos. Kakumplituhan ng Diyos. May pag-iisip ang kakumplituhan ng Diyos. Ang kanyang pag-iisip, sinabi sa 1 Corinto 2:16, kaisipan ni Kristo. Ang kaisipan ni Kristo ay taga-itaas. Tingnan natin sa Juan chapter 8. Ang kaisipan ni Kristo ang tinawag niya si ako nga. Basahin natin sa King James Version. John chapter 8 verse 23 hanggang 24. Wala pa rin makikita ang chat. Umiikot pa lang dito at tinat ikot ng ikot ng ikot. Live video is starting. I don't know how. Mamaya pa paano natin patayin ito. All right. So, paano natin patayin ito mamaya? Go live with others. Okay, create live video. Yes. May napindot ako, hindi tama. Alright. Pero tuloy ba ako dyan? Hindi ba putol? Pakisagot niyo muna. At kung hindi, ulitin natin. Tuloy naman, ano? Bale, hindi ko nababasa ko. Mamaya, lalabas siguro yan. Yan, ala, mayroon tatlo nanonood dito. Ah, okay, dito sa monitor mayroon. May 30 comments na. Ah, ganoon. Okay. Alright, nababasa ko. Ito, dito na ako magbasa. Okay. 30 comments, nandiyan si Ate Nat pala. Alright. Nandiyan si Ate Jen. Sino pa nandyan? Alright. 30 comments. Click ko nga muna. Ala, 20 comments. Alright, okay na. John chapter 8, verse 23. And he said unto them, ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, I am not of this world. Ito ang sabi niya sa mga tao na ang pagkakilala sa sarili ay tao lamang, likas na makasalanan. Kaya wala silang ginagawa maghapon, kundi magsisi ng kasalanan. Hindi po maalis ang kasalanan sa pagsisisi. Patuloy kang ilulugmok kung yan ang pagkaunawa natin. Masakit na kasi yan tinuro sa simbahan natin. Pero hindi po ganyan. Patuloy tayong ganyan, sabi niya, kayo'y taga-iba pa. Ako'y taga-itaas. Ibig sabihin ng pen, itaas. So ang kaisipan ay tinutukoy ni Jesus dito. Ang kamalayan, ang paniniwala. Ang paniniwala ni Jesus, paniniwala ng taga-itaas. Okay? Nasusundan niyo po. Maraming tumanda na sa ministry.
Pero hindi na bago ang doktrina. Hindi na bago ang ugali. Hindi na bago ang paniniwala. Pag nasabihan mo siya ng ibang katuruan, sama ang loob niya. Kaya kung napupunan niyo, umaalis sila sa group chat. Para silang sinusunog. Kung wise ka ng kaunti, pakikinggan mo. Dahil hindi mo naririnig ito sa iyong simbahan eh. Hindi mo napapakinggan ito sa iyong pastor o sa iyong pari eh. Eh bakit hindi mo pakinggan? Pero dahil may espiritu pa ng pambubulag, binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga hindi naniniwala na sila'y tagaitaas. Basahin natin. Verse 23, Tagalog. At sa kanila ay kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanglibutan ito, ako'y hindi taga-sanglibutan ito. Verse 24, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat maliban kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung susundin natin itong verse 24 sa Tagalog, maraming nagsisampalataya na si Jesus ang Kristo. Pero lahat sila nangamatay sa kanilang kasalanan. Dahil hindi ganyan po ang pagkasabi ni Jesus sa original. Basahin natin ulit, verse 24. Sinasabi ko sa inyo, Tagalog ito. Baka may iba kayong Tagalog, baka mas maganda niyan. Na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo magsisampalatay na ako nga, ang Kristo, ay mga matay kayo sa inyong mga kasalanan. Yan ang patuloy na paniniwalaan. Naniniwala tayo na si Jesus si Kristo. Pero bakit nangamatay tayo sa kasalanan? Ang mga nauna sa atin, nangamatay din. Nangamatay sa sakit, nangamatay sa kahirapan, nangamatay sa disgrasya o kalamidad. Naniniwala naman lang sila si Kristo. Na si Kristo. Naniniwala naman lang silang Diyos si Kristo. So tingnan mo sa King James Version. Verse 24, I said therefore unto you, sinasabi ko sa makatuwid sa inyo, that ye shall die in your sins, na kayo'y mga matay sa inyong mga kasalanan, for if ye believe, hindi sinabi sumasampalataya, if ye believe not that I am, dahil kung hindi kayo maniwala, na ako nga. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa King James Version, kung meron kayo, sa mga sanay bumasa sa King James, kunahin niyo po ang pagkasabi. For if ye believe not that I am, ang he, may sunod na he, ang he po nakaitim, hindi nakapula, at nakatagilid, na manipis na pagkasulat. Kaya hindi sinasabi ni Kristo Jesus na maliban na kayo'y manampalatay na ako nga si Kristo, wala pong Kristo na sinasabi diyan. Na siya lang si Kristo. No, hindi po ganyan. Basahin mo sa King James. I said therefore unto you that ye shall die in your sins for if ye believe not that I am. Yun lang po sinabi niya. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano ay Kristo. At ang tawag sa kanya si I am. Ang tunay niyang katawag si I am, dahil galing siya sa itaas. Pag hindi mo mapaniwalaan ito, gaano ka man katapat sa church, gaano ka man katagal sa ministry, gaano ka man kayaman, papatayin ka ng kasalanan mo. Dahil maniniwala ka pa rin na likas kang makasalanan.
Pero napakaraming nakagapos, nakatanikala, nakakadena sa kanilang sekta. Galit sila. Dahil ang alam nila, hindi naman ganun. Lapastangan naman ito. Walang tao hindi makasalanan. Walang tao na makasalanan, kapatid. Wala. Wala, wala, wala. Noong wala pang sanglibutan. Dahil lahat ng tao nasa Diyos bago pa ibaba sa sanglibutan o bago pa manlalangin ang sanglibutan. So kung babalikan mo ang original na estado ng tao, walang sino mang tao na makasalanan. Lahat ng tao ay si ako nga. Si I am. Ulitin ka. Ang tao ay naroon na bago pa magkaroon ng sanglibutan o langit at lupa. Ang taong ikaw at ako, nung wala pang sanglibutan, naroon ka na sa Diyos. So, ang lahat ng tao, ang kanilang original na katauhan ay Diyos. Kaya lahat ng tao ay hindi makasalanan. Wala silang ganyang kalikasan. Pero dahil sa reliyon at sekta, pinaniwala tayo na maglulumod tayo sa Diyos para patawarin tayo ng kasalanan. No! Ang sabi kay Pablo ni Jesus sa mga Gawa 26, susuguin kita para ialok sa kanila ang kapatawaran sa kasalanan at kanilang mga mana. Ang mana na sinasabi ni Jesus, katauhan ng Diyos sa mundong ito. Ngunit tanggapin mo muna ang kapatawaran na inaalok. Hindi mo paghihirapan. Dahil ang lahat ng kasalanan at kapatawaran ay naganap na sa krus. Nagawa na ng Diyos nung nagkatawang tao siya. So sabi niya, tanggapin mo na lang na wala ka ng kasalanan para matanggap mo ang iyong mana. Anong mana? Ulitin natin, anong mana? Punta tayo, sundan natin sa chapter 10 ng John. Chapter 10 ng John. Chapter 10 ng Juan, sana malinaw sa mga nakikinig. Patalon-talon tayo kasi wala tayong time. Chapter 10, verse 10. The thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. Diyan muna tayo. Paano niya mananakawan ang tao, mapapatay at mawawasak kung ang tao ay walang kasalanan? Dahil tanging kasalanan ang nagbibigay sa magnanakaw na ito ng lisensya para mapatay niya, manakawan niya, mawasak niya ang tao. Dumating ang tao sa mundo, makasalanan. Kaya kaya niyang patayin. Dahil the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon dumating ang kabayaran at binayad ang kamatayan.
kamatayan ng Diyos na nagkatawang tao ang lumupig kay kamatayan. Bakit? Dahil lahat ng tumanggap ng kapatawaran ay nagkaroon ng banal na katawan. At ang kamatayan ay hindi na pwedeng patayin ang sinumang banal. Ngunit lahat ito ay mangyayari pag tayo mag-repent. Pag tayo ay ibalik ang ating pag-iisip sa itaas. Sabi niya, kayo tagay baba, ako tagay itaas. Ang kamalayan, kaisipan ko'y tagay itaas. Pero marami sa atin nasa ministry, pero ano ang ating paniwala, kamalayan? Pulubi. Ano ang pulubi? Nabasahin natin. Verse 10, chapter 10. The thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. Sa Tagalog, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Yan sabi. Sa King James Version, sinunod, I am come that they might have life and that they might have more abundantly. Ito mana. Ulitin ko, mana. Sa Tagalog, medyo hindi tama. Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito. Hindi ganyan. Ang sabi sa King James, I am. Come. Si ako nga ay dumating upang tayong lahat magkaroon ng buhay. Kung iyong ititrace ang sinasabing buhay dito, or life, ito po ay Zoe. Ang Zoe, ito ang buhay Diyos. Eternal life. Ito ang buhay ng Diyos. Walang simula, walang lakas, walang wakas. Walang simula, walang wakas. Paano mo putulin o patayin ang walang simula at walang wakas? I am come. Si I am dumating. Kaya sabi niya kay Moses, pag sinugo kita, pag dumating ka sa Hudyo, sa inyong bayan, at tinanong ka kung sino ang nagsugo sa iyo, sinong Diyos, sabihin mo, ako nga. So dumating si ako nga. Si I am. Upang magkaroon tayo ng buhay ni I am. Buhay Diyos. At dahil sa buhay Diyos na ito, na mana natin, magkaroon tayo ng kasaganaan. Bakit sinabing mana? Puntahan nga natin, tandaan nyo itong chapter 10, ha? Dito tayo magtapos sa sinabi ni Jesus kay Apostol Pablo nung siya ay si Saul pa. Wala pang buhay ay am. Sa Tagalog natin basahin. At nang chapter 26 verse 14. Simulan natin sa 12. Kinikwento ni Saul ang kanyang karanasan sa
kataas-taas ang pari o high priest, dahil siya dati ay sugo ng high priest. Siya ang sinasabi ng high priest, patayin mo lahat ng Kristiyano na may buhay Kristo. Magaling si Saul doon. Siya ang pumatay, nagpapatay kay Stephen, na unang martir. Basahin natin ang kanyang kwenta. Verse 12, Acts 26. Hinggil dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco, na taglay ang kapamahalaan at biling ng mga pangulong saserdote. Tama? Kanina siya kumuha ng kanyang kapamahalaan o authority sa mga chief priest, sa mga namumuno sa sekta, taga-ibaba, mga reliyon at sekta. Nang katanghalian o hari ay nakita ko sa daan ang isang ilaw na mula sa langit na lalong maningning kaysa araw at lumiwanag sa palibot ko at sa mga nagsisipaglakbay na kasama ko, kasama ang kanyang mga sundalo. Bigla silang niliwanagan ng liwanag ng Diyos, maliwanag para sa araw. Verse 14. At nang mga pasubsob sa lupa kaming lahat, nahulog sila sa kabayo nila, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Ebreo. Narinig niya ang wika. Pero kung babasahin mo, siya lang nakarinig. Hindi narinig ang wikang Hebreo, pero lahat sila nakarinig. May nagsasalita, may boses, narinig ang lahat. Si Saul lamang na nakarinig. Si Saul lamang nakaunawa ng sinasabi. Kaya pag ikaw ay hindi talaga pinili ng Diyos sa ngayon, hindi mo maunawaan. Hindi mo marinig ang sinasabing ito. Pero darating ang panahon, kapatid, huwag kang tumigil pakikinig. Katulad ni Samuel, tatlong beses niya pinakinggan, sa ikatlong beses ang niya, Diyos nga ito. Akala niya ay yung haring saserdote ang sasalita sa kanya. Akala niya ay ang leader ng sekta o reliyon ang sasalita sa kanya. Pero hindi. Patuloy siya nakinig na nakinig. Diyos pala ang siya ginawa ng propeta. At siya ang nag-anoint kay Haring David. At siyang pumalit kay Eli na high priest. Okay? At verse 14, at nang mapasubsob sa lupa kaming lahat, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin. Dahil hindi nagsasalita sa kanya, pero narinig ng lahat. Sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Take note, si Jesus ito. At ang sabi niya kay Saul, bakit mo ako inuusig? Hindi niya inuusig si Jesus. Yun ang akala niya. Ang inuusig niya ay ang mga may buhay, I am. Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. I am the root of David. I am you. Napakaraming talata. Kung hindi kayo maniniwala na kayo si I am, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Si I am ay dumating sa iyo at sa akin bilang mana natin. Basahin mo buti anong ibig sabihin ng mana. Hindi mo pwede tanggapin ang mana kung nasa iyo na. Dahil ang mana na ito ay iyo na bago pa lalangin ng sanglibutan. Ngunit pagdating mo dito sa sanglibutan, nawala ito. Kaya tinatawag na mana. Dahil ibibigay sa iyo. Walang mana na nakagisnan mo, iyon na. Hindi. Doon
bago pa lalangin ang sanglibutan, ikaw ito. Iyon na ito dahil gising ka noon. Pero pagdating mo sa lupa, nakatulog ka. Patay ka dahil sa kasalanan. Nung magising ka, sabi niya, tanggapin mo. Dali ito. Ako, kung may mga ari-arian, narito ang anak ko. Kanya yan habang narito siya. Ngunit nung dinala ko siya sa mundo sa pamagitan ng tiyan ng nanay niya, paglaki niya at nagising siya, naging mature, anak, sa'yo to. Mana mo. Yan ang ibig sabihin ng mana. Tuloy natin. Sana naunawaan niyo. Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis. Sinisipa mo ang matulis na bagay pag inusig mo ako. Bakit sinabi siya ang inuusig? Hindi naman siya inuusig ni Jesus. Ani Pablo, sabi niya rin si Saul, verse 15, at sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. So kung si Jesus ang inuusig, samantalang inuusig ni Pablo ang mga Kristiyano, sa makatuwid lahat ng Kristiyano si Jesus. Tama? Dahil pag inusig mo ang Kristiyano, inusig mo si Jesus. So sa makatuwid si Jesus at ang Kristiyano isa. Kung si Jesus ay si Ayam, ang Kristiyano si Ayam. Yan sabi sa unang Juan 4:17, kung ano siya, ganyan ka sa sanglibutan ito. Tingnan mo, kung marunong ka mag-isip kaunti lang, kaunti-kunti lang na pag-isip, 1 plus 1 equals 2. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. 1 plus 1 equals 2. O 2 plus 1 equals 1. Bakit sinabi ni Jesus na pinag-uusig siya ni Saul? Samantala si Jesus, hindi niya nakikita. Boses! At salitang Ebreo ang kanya narinig. At sinabi, ako si Jesus. Ngayon sabihin mo si Jesus, hindi Diyos. Tapos sabihin mo si Jesus, hindi tao. Kaya sinasabi, maraming antikristo na narito na. 2,000 years ago, sinabi ng mga disipulo, ito ang mga leader ng reliyon na nagtuturo na si Jesus ay Diyos. Ngunit si Jesus hindi tao. Marami namang nagsasabi, si Jesus ay hindi Diyos, siya ay tao lamang. Parehong antikristo. Pag sinabi mong si Jesus ay Diyos, pero hindi siya tao, antikristo rin. Katuruan ng antikristo ito. So, antikristo ay katuruan. Pero pag sinabi naman, si Jesus ay hindi Diyos, siya ay tao lamang, antikristo rin. Katuruan ng antikristo. Tingnan mo sa verse 15. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. E sino inuusig ni Saul? Hindi ba ang mga Kristiyano? Hindi naman si Jesus. Kung sabi ni Jesus, para maunawaan mo, Saul, ang pinag-uusig mo ay ako. Dahil sila ay ako nga. Maliban na kayo magsipaniwala na ako nga, kayo, mamamatay ka. Siya inyong kasalanan. Dumating si ako nga para ang magnanakaw na ito na pumarito para magnakaw, pumatay at magwasak ay wala na siyang kakayanan sa iyo. Kung tanggapin mo ang iyong mana. Tuloy natin. Verse 16, datapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa sapagkat dahil dito ay napakita ako sa iyo upang
ihalal kang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Hindi pa ito alam ni Pablo, pinagsasabi ni Jesus, pero sinabi ni Jesus na napakita ko sa iyo at pakikitaan pa kita. Verse 17, na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Verse 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Idilat mo, buksan ang kanilang mga mata. Marami po ministers, mayayaman na, malaki ng kongregasyon, pero tulog pa rin, hindi nakadilat ang mata. Sabi ni Jesus, pag patuloy kang ganyan, mamamatay ka pa rin katulad nung nabagsakan ng Tower of Siloam, katulad ng pinugutan ni Pilato, dahil hindi ka kaiba sa kanila. Maliban, baguhin mo ang iyong kaisipan, dalhin siya itaas, pag-isip ng itaas na si Kristo Jesus, mamamatay ka pa rin katulad nila. Verse 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan. Hangga't hindi nabuksan ang iyong mga mata, kapatid, hindi mo matanggap ang kapatawaran ng kasalanan. Hindi po pinaghihirapan ang kapatawaran, kundi tinatanggap na lang. Bakit? 2,000 years ago, natupad ang kapatawaran. Hindi mo na kailang paghihirapan. Meron nang namatay, nagbayad upang mapatawad ka at mapatawad ako. Kailangan lang idilat ang ating mga mata upang matanggap natin ito na pinawalang sala na palataya. Upang sila magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinaging banal. Sa King James Version, basahin natin. Verse 18. To open their eyes, buksan kanilang mga mata, and to turn from darkness to light, and from the power of Satan unto God, from the power of Satan unto God, mula sa kapangyarihan ni Satanas ang patungo sa Diyos. Pag ibig sabihin na palaya ka sa pangyarihan ni Satanas, Diyos ka. Wala nakakalaya na tao lamang. Pero kahit buksan mo ang iyong mga mata, dahil walang nakakalaya sa kapangyarihan ni kamatayan, sa kapangyarihan ng magnanakaw, mamamatay tao at mangwawasa nang hindi ka naging ayam. From the power of Satan unto God, walang makakalaya sa kamatayan hanggat hindi ka naging salot kay kamatayan. Diyos lamang ang salot kay kamatayan. That they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Pag sinabing faith, iba na to. Hindi ito basta pananiwala. Sabi kanina, lahat ay posible sa sino mang naniniwala, sa tao lamang o sa may buhay Diyos. Basta naniniwala siya na kaya siya ni COVID, naniniwala siya mahirap ang buhay, naniniwala siya may sakit siya, patay siya. Kahit Kristiyano siya o hindi siya Kristiyano. Pero pagdating na dito, pag natanggap mo raw ang forgiveness of sins,
Pag tinanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan, matatanggap din natin ang ating mana na ginawang dalisay sa pamamagitan ng pananampalataya na siya at ikaw na ngayon iisa. Ito yung bukas ang mga mata at wala ng kapangyarihan ang magnanakaw na dumating para magnakaw, pumatay at magwasa. Na dumating na si I Am, nakikita. Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over all the earth. Si I Am, dumating na, nakita na sa mundo. Unless you repent, hanggat hindi mo binalik ang iyong kaisipan sa dati mong kaisipan na tagaitaas, patuloy kang paghaharian ni kamatayan. From the power of Satan unto God, mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Pag hindi mo paniwala na ikaw na ngayon nakikitang Diyos, si Satanas may kapangyarihan sa iyo. At lahat ng paniniwalaan mo, posible. Walang imposible. Pag sinabi mo mahirap ang buhay, posibleng posible. Hindi mo kailangan anumang tulong para maganap ang kahirapan sa buhay mo. Pag sinabi mo hindi ko kaya yan, napakalaking halaga yan, posible yan. Hindi ka kailangan tulungan ni naman para hindi mo kakayanin ang halaga na yan. Pag sinabi mo may sakit ako, posibleng posible. Hindi mo kailangan sino man para mamatay ka sa sakit. Dito, paniniwala ng tao. Pero pag sinabi ko, hindi, kaya ko yan. Maraming ganyan, tao lamang, na kaya din naman nila. Hindi, bibilin ko yan, kaya ko yan. Nabili nila. Pero iba ito, kapatid. Ang mana, forgiveness of sins and inheritance. Pag tinanggap natin ang kapatawaran, boom! Natanggap natin ang mana. Ano ang mana? Si I Am. Nakikita na ngayon. Ikaw at ako. Kaya wala nang kapangyarihan sa Satanas. Ito ang faith. Which are sanctified. Sila ay pinaging banal. Walang banal na hindi Diyos, kapatid. Hindi ka pwede magiging banal kung tao ka lamang. At walang sinumang Satanas ang pwedeng makalapit sa banal. Kaya sabi niya, I am come. Si ako nga dumating na upang magkaroon kayo ng mana. Buhay na banal, buhay na Diyos. At magkaroon kayo ng kasaganaan sa pamamagitan nito dahil sabi niya, yan ang mana mo. Na siyang iyo rin bago palalangin ang sanglibutan. Oh, sana meron tayong time. Ang paniniwala mo ngayon sang-ayon sa salita ng Diyos ay i-convert mo doon sa pagiging Diyos. Ang tawag niyan, faith. Sanctified, pinaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya na ikaw at ako na ngayon ang nakikitang si ako nga. Si ako nga dumating. I am come. Ikaw na ngayon. Ituro mo ito. Kaya kung hindi mo maituro dito, hindi mo sigurado na paniwalaan ito. At ang lahat sa iyo ay posible. Posibleng maghirap ka. Posibleng mamatay ka dahil yan ang iyong paniniwala. Ngunit pag naiangat natin ang paniniwala sa katauhan, tawag nito faith. Ang faith ay katauhan ng Diyos. Wala kang problema. Lahat nilalang mo lamang bago palalangin ang sanglibutan. Okay?
I hope you got something. Father Almighty, salamat po uli. At naniwala kami hanggang sa kami naging pananampalataya na nakikita na ikaw. Patuloy at patuloy kami makikinig. Medyo matigas nguyain sa gabing ito. Ngunit nasanay kami ngumuya. Magiging normal sa amin itong katuruan hanggang sa ikaw nga ang nakikita na sa mundong ito sa pamagitan namin kasi kami ang iyong buto at laman. At ang buhay namin ay ikaw rin. In you we live. In you we move. Sa iyo kami nabubuhay. Sa iyo din kami gumagalaw. At kayo rin ang aming katawan. Kung ano ka, ganyan kami sa mundong ito. Ama, salamat! At naganap ang diniklara mo sa Genesis 1:26 na bumaba ka upang makita ka at mapamahalaan mo ang iyong nilalang sa pamagitan namin na kapuspusan mo ayon sa laman. Salamat, Abba Daddy. Salamat, Holy Spirit. Salamat. We give you all the glory and the dominion sa pangalan ng aming katauhan. Aming buhay nakapuspusan si Kristo Jesus. Amen! Angels of God again, we dispatch you in Jesus' mighty name. Amen! Guys, hindi ko alam paano ito patayin. How? Well, let's go back. End live.